Kim Wamos, pinatulpo na nga ni Dali Del Rosario, ang nanay ng girlfriend nito ngayon na minor de edad pa. Idol Raffy Tulpo, handang sakluluhan ang girlfriend ni Kim Wamos. Dahil na nga sa ibinunyag na rin itong pangmumulistya umano ng kanyang amain sa kanya. Dumulog nga ang ginang na si Dali Del Rosario sa programa ni Idol Raffy Tulpo para humingi na rin ng tulong para sa anak nitong si Antoinette Del Rosario na tinanan umano ng sikat na vlogger na si Kim Wamos. Ayon pa sa salaysay ng ginang, dahil nga sa nagkasamaan na nga sila ng loob ng anak nitong si Antoinette Del Rosario, ay umuwi umano ito sa kanila noong August 2, 2021 kasama nga nito ang kanyang boyfriend na si Kim Wamos. Sabay kuha ng mga gamit nito at saka umalis at sumama na nga ito kay Kim Wamos. Dagdag pa nga ng nanay ay gusto umano niya na umuwi o bumalik na ang anak niya sa kanya o kung ayaw naman sa kanya nito, andyan naman umano ang lola niya. Ayon kay Attorney Garrett Tungol, dahil minor de edad pa nga ang anak nito na si Antoinette Del Rosario ay pwedeng makakasuhan si Kim Wamos ng child abuse. Kaya naman sinubukang kausapin ni Idol Raffy Tulpo si Antoinette na umuwi na lang siya sa nanay niya para di na makasuhan ang boyfriend niya. Laking gulat naman ni Idol Raffy na magsalita na si Antoinette Del Rosario at sinabi na nito ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis sa poder ng kanyang nanay at ayaw na talagang bumalik nito sa nanay niya. Ito ay dahil na nga sa matagal na nilang itinago na ilang taon na dahil na rin sa kapakanan ng mga kapatid nito. Ibinunyag na nga ng dalagita ang pangmumulistya ng amain nito sa kanya. At matagal na umano itong ginagawa ng stepfather niya na siyang di na kayang sikmurain ng dalagita. Kaya naman, pina-assist po agad ito ni Idol Raffy Tulpo sa mga taga MSWD para masakluluhan agad ang dalagita. Para na rin ma-interview at ma-examine kung talaga ito ay nagsasabi ng totoo o gawa-gawa lamang ang mga sinasabi nito. Pero ito ay pinatunayan ng kapatid nito mismo na siyang nakasaksi sa mismong nangyari kaya naman talagang nagkaroon ngayon ng trauma ang dalagita. Dahil nga dito, lalong nagporsige si Idol Raffy na mailigtas ang dalagita at sumang-ayon na rin ito na wag na nga itong umuwi doon sa nanay niya. Samantalang, depensa naman ng dalagita na kasalukuyang siya nasa puder ngayon o pamamahay ng kanyang biological na ama at doon na nga siya umuwi at hindi kay Kim Wamos na gaya ng sumbong ng ina nito sa programa ni Idol Raffy Tulpo. Pinabulaanan din ni Antoinette Del Rosario na sobra ang takot, kaba at trauma nga nito sa amain nila na ngayon asawa ng nanay niya. Dahil nga sa sama na rin ng loob ni Antoinette Del Rosario sa nanay nito, tuluyan na nga niyang isinapubliko ang totoong kalagayan ng kanyang mga kapatid. Na umano, iba-iba ang mga ama nito. Lahat silang magkakapatid ay magkakaiba ang ama. Na siya namang ikinagulat ng lahat. Depensa naman ng ina, lahat naman ng lalaki na dumaan sa buhay niya ay may kanya-kanyang kwento o dahilan para layuan niya ito. At harapin pa rin ang buhay kasama ang mga anak nito. Dangan nga lamang. At dahil sobra niya ring busy sa pagtatrabaho, dahilan na rin siguro kaya di niya alam kung ano na ang mga nangyayari sa loob ng pamamahay niya o sa kasalukuyang asawa niya na minumolestya na pala nito ngayon
umano ang anak niya. Samantalang sa sitwasyon naman ni Antoinette ay papaimbestigahan lahat ang mga nangyayari sa Dalagita para mabigyan agad ito ng aksyon at maproteksyonan ang kalagayan nito sa amain niya. Dahilan na mismong si Idol Rafi Tulpo ay hindi na rin papayag na bumalik pa ulit ito sa pamamahay ng nanay niya. Dahil maging delikado lang ang buhay ng Dalagita sa kamay ng amain ito. Kaya naman mga kapatid, hanggang dito na lang po muna tayo. Pakatutukan po natin at patuloy ko po kayong i-update sa kaso. Kaya naman po sa mga baguhan pa lang po dito sa channel ko, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi po tayong updated sa mga kasong ganito. Maraming salamat po at kung nagustuhan nyo naman po, huwag po sana nating kalimutang i-share. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you and see you sa next update. God bless!